Magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang SpayLater sa pagbayad. So, nagamit na natin ang SpayLater natin sa pagbili ng item natin. Ngayon, gumastos na tayo. Dumating na yung item. Ang gagawin lang natin kapag dumating na yung item sa bahay natin, kiklik lang natin yung order received. Na-receive na natin yung item. Once na-click natin na na-receive na natin yung item, pwede punta na tayo sa SpayLater natin. So, first step natin na gagawin is pupunta lang tayo sa SpayLater. Hanapin natin. Bali, punta lang tayo dito sa ating Me. No? Nandito na tayo. Kinilinik lang natin itong Me. Yan. Tapos, ito na yung lalabas. Once na nandito na tayo, click lang natin itong SpayLater dito sa gitna. Yan, nandito na tayo. So, mapapansin natin, ang total credit natin is 15,000. And then, 14,000 yung natira na credit. So, meron pa tayong available na 14,000. Pwede pa tayong gumastos ng 14,000. May pagkakagastosan pa tayong 14,000. Okay. So, ang gagawin lang natin, click lang natin itong amount to be paid this month. Click natin yan. Tapos makikita natin yung current bill saka upcoming bill. So, ang cut-off kasi nyan is laging every 5th of the month. So, kung January ngayon, ang cut next cut, ang due date nyan is laging February 5th ng February. So, medyo matagal naman. So, okay na din yun. Good deal na rin yan. Okay. So, click lang natin. So, wala pa siya sa current bill, no? So, click lang natin itong upcoming bill. Ayan, makikita natin, ito yung kailangan natin bayaran. 408 pesos, makikita natin ng due date niya is February 5. January pa lang ngayon, so medyo matagal pa, pero pwede na natin bayaran. Okay? And then yung pagbayad natin, marami ring options dyan. So click lang natin itong pay now sa baba. Ito. Ayan, nandito na tayo, nakapasok na tayo, pay now. Tapos click lang natin itong payment method, no? Please select. No? Click natin yan. Ito. Itong payment method. Tapos, dadalhin tayo dito. So, pwede natin bayaran ng Shopee Pay. Meron tayong balance sa 10,000. Pwede natin bayaran dyan. Pwede rin sa e-wallet. Click lang natin yan. Marami tayong paggagamitan dyan. No? Pwede 7-11, GCash, SM, Cebuana, Robinsons, Palawan. Or pwede rin over-the-counter. Mga banks natin. Okay? And pwede rin sa online banking natin. Ngayon, ang gagamitin natin is Shopee Pay. Okay, so click lang natin to, Shopee Pay. Ayan. Tapos click natin tong confirm. Tapos yan, click lang natin pay in full. Ayan. After nyan, hihingin yung pin natin. And then, click lang natin yung pin natin, yung 6-digit pin natin. Yan, after nyan, nabayaran na daw. Okay na. So, successful na. Nabayaran natin yung 408 pesos and 75 cents. Next na gagawin natin is view. Click natin itong view my SpayLater. Ayan. Mapapansin natin na tumaas na yung credit. Ano ko, diba? Naging 14,823 na. Kasi nakabayad na tayo. Okay. So, ganun lang guys, kadali. Madali lang magbayad at madaling makatulong ito sa atin kapag may rush tayong kailangan bilhin, wala tayong budget, and then kailangan natin makuha na yung item. Meron tayong pwede nating bayaran ng SpayLater. Kumbaga, kahit wala tayong credit card, magagamit natin ito kasi pwedeng installment ito. Okay? Yun nga lang, may kaakibat ito na additional. Okay? So, pwede gamitin, kung gusto nyo rin gamitin yung voucher, may voucher kasi ito na 350 pesos. Twice yung magagamit yon, gamitin nyo na din. Kasi sayang naman eh. 100% discount yon na 350 pesos, capped at 350 pesos, twice yung magagamit yung voucher na yun, kapag SpayLater ang gagamitin. Tapos, bayaran nyo rin within a month. So, magandang hack yun, nakatipid tayo. So, isipin nyo na lang, para tayong binigyan ng 700 pesos kasi dalawang 350 yun. Although, may additional kasi pag SpayLater, kahit one month mo siyang babayaran, mas mahal siya ng konti compared sa one-time payment na hindi SpayLater ang gagamitin mo. Pero pwede na din, nakatipid pa rin tayo. Sabi natin,
nagmahal lang ng kote. Kahit pa paano, nakatipid tayo mga 600, more or less 600 pesos to 650 pesos. Okay? So, ganun lang kadali, guys. Pag may tanong kayo, message kayo or comment lang kayo sa comment section down below. For more financial tips, please visit my channel. Thank you.